Hi, ito ang BNT Concept. Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang American science fiction action film. Tinatawag na, Prey. Ang palabas ay ipapaliwanag na. Enjoy! Noong 1719, si Naru, isang batang babaeng Comanche na sinanay bilang isang manggagamot, ay nangangarap na maging isang mahusay na mangangaso tulad ng kanyang kapatid na si Tubby. Habang sinusubaybayan ang deer kasama ang kanyang asong si Siri, nasaksihan niya ang pagdating ng isang thunderbird sa kalangitan, sa katotohanan ay isang spaceship na nagbababa ng isang predator, na tinatanggap ito bilang tanda na handa na siyang patunayan ang kanyang sarili. Pumayag si Tubby na isama siya habang pinamumunuan niya ang isang search party para sa leon na sumalakay sa isa sa mga mangangaso ng tribo. Kinuha nila ang kanilang nasugatang miyembro ng tribo at umalis. Habang sila ay pauwi, masama ang kutob ni Naru na hindi leon ang umatake sa kanilang kasamahan sa tribo dahil natuklasan niya ang patay na cobra na binalata ng predator at kinolekta ang ulo nito. Gayunpaman, nananatili si Tubby upang mahanap ang leon at kumpletuhin ang pangangaso. Umalis si Tubby at dalawa silang natira para paghandaan ang pagbitag sa leon. Bigla itong umatake sa kanila, at hinagat ang kasamahan niya. Si Naru na lang natira. Inakyat ng leon si Naru para sakmalin ngunit nahulog at natamaan ang kanyang ulo matapos magambala ng isang pagsabog ng liwanag. Dinala siya ni Tubby sa bahay at bumalik upang tapusin ang mahinang leon, isang gawa kung saan siya pinarangalan ng pinuno at ng iba pang tribo. Isang naiinggit na Naru ang umalis sa bahay kasama si Siri ng lihim sa susunod na araw upang manghuli, nakatagpo siya ng isang kawan ng balat na bison, at kalaunan ay sinubukang pumatay ng isang kulay abo na oso ngunit mabilis na nasulok ng halimaw dahil sa kanyang kakulangan ng karanasan. Napansin niya bigla itong tumahimik at nilisan siya ng oso. Agad siya bumangon upang silipin ang pag-alis ng oso ngunit iba ang kanyang nasaksihan. Isang nilalang ang nakipagbugnuan sa oso. Nakita niyang binuhat at napatay ng kakaibang nilalang ang oso. Sa takot niya sa kakaibang nilalang na iyon at agad siya tumakas at lumayo. Nakasalubong niya ang kanyang mga katribo. Isang grupo ng mga mangangaso ng Comanche na ipinadala upang hanapin at iuwi siya. Sinalaysay niya ang nangyari pero siya ay pinagtawanan. Nasundan pala si Naru ng predator at agad itong pinagpapatay ang mga mangangaso. Sa takot niya, tumakbo siya at inabol siya ng predator. Sinubukan ni Naru na makatakas bago ang kanyang paa ay nasabit sa isang metal na bigat. Ang nilalang, nang makitang hindi na siya banta, ay umalis. Ang mga manlalakbay na Pranses, na siyang responsable sa pagbabalat ng bison ng kanilang mga balat at sa mga metal trap, ay nakita si Naru at ipinulong siya. Inutusan ang kanilang tagasalin, si Rafael Adulini, na tanungin siya tungkol sa nilalang. Nang tumanggi siyang magsalita, ibinunyag ng lead voyager na pihagin niya si Tubby at pinahirapan siya bago taliin ang magkapatid bilang pain para sa mandaragit. Ang nilalang, gamit ang advanced na armas nito, ay pinapatay ang karamihan sa mga manlalakbay. Habang nakatakas sina Tubby at Naru.
Iniligtas ni Naru si Siri mula sa kampo ng mga manlalakbay at napadpad sa isang nag-iingalong Rafael, na nagtuturo sa kanya kung paano gamitin ang kanyang flintlock pistol kapalit ng medikal na paggamot. Binigyan siya ni Naru ng mga halamang gamot upang matigil ang pagdurugo mula sa kanyang mga sugat at hindi sinasadyang natuklasan niya na ang paggawa nito ay nakakabawas din ng init ng katawan, na naging mahirap para sa nilalang na makita ang init ng isang tao. Nabigo ang nilalang na makita si Rafael na may thermal vision ngunit nahanap at napatay siya nang gumawa siya ng ingay. Pumasok si Toby sakay ng kabayo para iligtas si Naru. Nagagawa ng magkapatid na pahinain ang nilalang bago nito gamitin ang invisibility cloak nito para itago at palihin na mapatay si Toby sa pamamagitan ng saksak sa likod. Tumakas si Naru sa kakahuyan at nahanap ang nakaligtas na lead voyager, na dati nang nagpahirap kay Toby, na nag-iipon ng tubig. Pinatumba niya siya, pinutol ang isang paan nito, at binigyan siya ng baril bago kainin ang mga halamang gamot para itago ang kanyang init na pirma, na dinadala ang nilalang na patayin ang manlalakbay. Ginagamit niya ang pistole ni Adelini upang tambangan ang mandaragit mula sa likuran habang nagsasaya ito sa pagpatay nito, tinanggal ang maskara ng nilalang at hinakaw ito, at tumakbo ng malalim sa kakahuyan upang maghanda para sa isang panghuling showdown. Gamit ang lahat ng kanyang kaalaman sa mga katangian at taktika ng nilalang, dinala ni Naru sa parehong bukay ng putik kung saan siya nahulog dati, pagkatapos ay ginamit ang maskara ng nilalang upang ibalik ang sarili nitong sandata laban dito. Umuwi siya dala ang ulo ng Predator at ang flintlock pistol sa kanyang tribo, na naniniwalang patay na siya, at sinabi sa kanila na sa pagdating ng mga puting lalaki at oras na para makahanap sila ng bagong tahanan. Pinarangalan ng tribo ang kanyang tagumpay habang si Naru, na nagniningning sa pagmamalaki, na kahit isang babae ay kayang ipakita ang tapang higit pa sa mga kalalakihan at sa mabagsik na alien predator. Ito ang ikalimang yugto sa prangkisa at isang prequel sa unang apat na pelikula ng Predator. Maari mo itong mapanood ng libre sa vntconcept.com.